Okay, sige. Simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay si Nene. Sabihin nga, si Nene. Ang pamagat ng kwento natin ay si Nene. Ito ay isinulat ni Mary Jane P. Valdelion. Ayan yung tunay kong pangalan. Okay, so simulan na natin ang pagbasa ng kwento. Okay, na. Nene, handa ka na ba sa pagpasok mo sa paaralan? Opo, Nay. Gusto ko na pong makilala ang mga bago kong kaklase. Mabuti naman kung ganun. O siya, sige maghanda ka na at tayo ay aalis na. Sige po, Nay. O Nene, nandito na tayo sa bago mong paaralan. Ang bilin ko lamang sa'yo ay huwag kang malikot at huwag makikipag-away, ha? Ang wika ni Nanay Nanita. Opo, Nay. Magpapakabait po ako at laging susunod sa aking guro. Ang sagot naman ni Nene na excited nang pumasok. At sa kanyang loob ng silid-aralan, sinabihan siya ng kanyang guro na maaari ka bang magpakilala ng sarili mo? Sabi ni Nene, opo, ma'am. Ako si Nene. 9 years old na ako. Nakatira ako sa Nueva Ecija. Gusto ko paglaki ko ay maging isang nurse. Ayan. Sino rito ang gusto na maging nurse katulad ni Nene? Ah, sinong gusto maging nurse paglaki niya? Na tutulong sa mga doktor? Okay, magtatrabaho sa ospital katulad ni Nene. So paglaki daw ni Nene, gusto niya maging isang nurse. Okay. Susunod. Oras na ng recess. Nagtataka si Nene kung bakit wala pa rin siyang kaibigan nakasakasama sa pagkain. O di ba, mas gusto natin kapag kumakain tayo sa ating paaralan o kaya tuwing recess, meron tayo kaibigan, okay, o kabarkada na ating kasama sa pagbili sa kantin or pagkain tuwing recess, di ba? So si Nene, nagtataka siya kasi wala pa siyang kasama, wala pang nakikipagkaibigan kay Nene. Bakit kaya? Tingnan natin ang susunod na kwento ng biglang. Ayun! Yung kaklase natin na may malaking lunar sa mukha. Ang sabi ni Nitoy na tumatawa-tawa pa. Oo nga, pagkalaking lunar. Ayun. Okay. So yung mga kaklase ni Nene ay inaasar siya. Kasi yun pa lang nasa mukha niya. Na dalawang bilog ay isang malaking nunal. Ano kaya ang naging reaction ni Nene? Sige nga. Kung kayo si Nene, ano kaya ang naging reaction ni Nene? Okay, type nyo nga yung sagot nyo, mga bata. Kung ikaw si Nene na may malaking nunal sa muka, ano kaya ang magiging reaction mo? O, patingin nga ng mga sagot nyo. Yun, sabi ni Sophie, nasaktan po. Sabi ni Denise Basilan, malungkot po. Ayan. Sabi ni Daisy Magbanwa, nalungkot. Ayan. Annabelle Kadlawan. Nasaktan daw. Malungkot din daw si Gabriel at saka si Galonger. Ayan. Okay. Sino rito ang merong ano, may nunal sa muka? Sino? Taas ang kamay. Sino? Pakita nyo kay mommy or daddy. Meron ba kayong nunal sa muka? Meron ba kayong nunal sa muka? Kasi sabi, marami nagsasabi, oh, nasasaktan daw, masad daw sila kapag daw sila ay inaasar ng mga klase nila. Ayan, malungkot daw. Sino rito ang nakaranas ng asarin ng kaklase niya nung may pasok pa?
Okay? Nakasar din ba kayo o kahit hindi may nunal? Okay? Kasi dati, alam nyo mga bata, nung bata pa si Tutor Jane, minakasar din nila ako kasi daw ang sexy-sexy ko. Ayan. Nung bata si Tutor Jane, ay, mataba na. Kaya yung mga kaklasiko na tinutukso kong mataba. Okay, nalulungkot din ako, nasasaktan din ako. Kasi tinutukso nila ako. Ayan. So, sino rito ang nasasaktan din? Ayan, may mga nasasaktan, may mga nalulungkot din. Diba, pagka inaasal sila ng mga klase nila, lalong-lalo na si Nene, eh diba excited na excited pa nga siyang pumasok sa paaralan? Pero, diba, pero ano nangyari? Ay, tawag ito, ang nangyari nun ay, hindi, ang nangyari, tingnan natin. Kailangan yung nangyari. Ayan, nagalit si Nene. Ako ba ang tinutukoy yung may malaking nunal? At galit na galit nga si Nene sa kanyang narinig na usapan ng kanyang mga kaklase. Ayan, kaya pala hindi sinasamahan si Nene sa pagkain kasi ayaw nilang samahan si Nene kasi gusto nilang asarin. Ayan, inarinig ni Nene na siya ay inaasar. Ayan, oh, narungkot tuloy si Sophie. Nalungkot tuloy si Sophie kasi siya ay inaasar si Nene, 'di ba? Ayun, nagalit si Nene. Kasi inaasar siya ng mga klase niya. O, tingnan natin. Ayan. At naging malala pa lalo ang pang-aasar kay Nene, hindi lang yung mga klase niya. Yung iba pang kaklase, sabi niya, "Nunal, nunal, nunal." Ayan, oh, 'di ba? Hindi na nga nakaya ni Nene ang pang-aasar ng kanyang mga kaklase. Kaya naman, siya ay umiyak ng napakalakas. Ha! Ha! Ayan, umiyak na ng umiyak si Nene dahil siya ay inaasar ng mga kaklase niya. Mga bata, tama ba yun? Tama ba yung ginagawa ng mga kaklase niya? Sige nga, tama ba yung ginagawa ng mga kaklase niya? Ayan, marami ding umiyak. Marami ding umiyak kasi inaasar si Nene, ano? So, mga bata, hindi tama yun, di ba? Kawawa naman, no? Sabi ni Ronya Rayosa. Di ba? Sabi ni Kresley. Sabi niya, hindi daw tama yun na inaasar nila ang kaklase nila na si Nene. Okay, alam niyo ba yung pag-iyak ni Nene? Nakaabot kay Binibining Nora. Si Binibining Nora ang kanyang teacher. Narinig ni Binibining Nora ang napakalakas na iyak ni Nene. Ah! Halos maglampasay na si Nene sa sahig kasi nasasaktan na siya. Kasi nasasaktan at nalulungkot siya kasi yung mga klase niya ay inaasar siyang maigi. Okay? O, tingnan natin ang susunod na nangyari. O, ayan. Nakita na siya ni Binibining Nora. Ano sabi ni Nene? Anong nangyari, Nene? Bakit ka umiiyak? Ang tanong ni Binibining Nora. Ma'am, inaasar po kasi nila ako. Ayan. Inaasar po kasi nila akong nunal. May malaking nunal daw po kasi ako sa mukha. Ayan, sabi ni Nene kay Binibining Nora. Ayan, sabi ni Kresley, gusto ko kaibigan si Nene, ma'am. Very good, Kresley. Ayan, kasi walang nakipagkaibigan kay Nene, di ba? O kahit kayo, pagka kayo aasa rin, di ba maiiyak din kayo? Ayan. Pero, ayan, sabi ni, ito mga bata, ano kaya, kahayaan mo kayo na kayo ang magbigay ng katapusan ng ating kwento? Ano kaya ang sinabi ni Binibining Nora kay Nene? Okay? So mga bata, hindi nagawa si Tutor Jane ng katapusan ng kwento natin. Kasi gusto ko na kayo yung magsabi kay Tutor Jane sa palagay nyo, ano ang maaaring katapusan ng ating kwento ngayon? Nang nakita ni Binibining Nora si
si Nene na umiiyak. Okay, ano kaya yung sinabi ni Binibining Nora kay Nene? Ano yung pinayo niya kaya para hindi na masaktan si Nene at saka hindi na siya umiyak? O, sige nga po mga bata. Sige nga mga bata, sagutin nga yung tanong ni Tutor Jane o magbigay ng katapusan ng ating kwento. O, tama ng pag-iyak. Tama ng pag-iyak. Gusto ko mga bata, tulungan niyo si Tutor Jane na mapatawa natin si Nene. Okay? Eh, kung ikaw si teacher niya, kung ikaw yung teacher ni tutor ni Nene, ano yung sasabihin mo kay Nene? Kunwari, ikaw yung teacher ni Nene. Ano yung sasabihin mo kay Nene? O, sige nga po. O, mga bata, o, tama na yung pag-iyak. Patawanin na naman natin ngayon si Nene. Dami na naapektuhan sa kwento ni Tutor Jane. O, sorry na. Ayan, sabi ni Denise, huwag ka nang umiyak, Nene. Huwag mo silang pansinin. Very good, baby girl. Ayan, sabi ni Denise, no? Huwag ka nang umiyak, Nene. Huwag mo na silang pansinin. Very good. O, sabi naman ni Ronya, Jane Rayosa, huwag na lang po niyang pansinin yung mga kaklase niya. Okay. O, sabi naman ni Gabriel, hayaan na lang po sila at huwag pansinin at kausapin ko sila. Huwag ka nang umiyak, ha? Kakausapin ko yung mga kaklase mo. Ayan, kakausapin ko yung mga kaklase mo para ikaw ay para magtanong kung bakit kanila inaasar. O, sige, ano pa? Nene, huwag ka nang umiyak dahil maganda ka kahit may nunal ka. Huwag mo silang pansinin. Very good naman. Very good lang baby girl ko, Cresley. Nitsa, good job baby girl. O, ano pa sabi? Ni Bella, huwag ka nang umiyak, Nene. Kakausapin ko sila na huwag ka nang asarin. Very good, Bella. Okay? Sabi ni Rachel Layog, sasabihin ko po kay Nene na huwag na po siyang umiyak dahil hindi naman pangit sa isang bata ang may nunal. Oo, tama yun mga bata. Very good, Rachel. Ayan. Sabi ni Loreza Villanueva, huwag mo na silang pansinin. Good job. Ayan. Ayan, sabi ni Sophie Salimbaw, huwag ka nang umiyak, Nene. O, sabi ni Jerwi Ignacio, okay lang yan, marami na din may nunal sa mukha, ayaan mo lang sila. Sila ang inisin ka, maging mabait ka na lang sa kanila. Ayan. Okay. Ang daming nagko-comment, ang nakakatawa naman. Ayan, sabi ni Andre Balastramon, hayaan mo lang sila. Sa susunod, sila naman ang pagtatawanan. Ayan. O, sige. Okay, ano pang sabi? Okay, so marami, no? Napakaganda ng mga gusto niyong ipayo kay Nene. Sigurado si Nene, mapapangiti na yan, di ba? O kayo, di ba mga bata, nakaranas na rin kayo na asarin sa inyong mga paaralan, sa inyong eskwelahan, di ba? May mga nambubuli. Okay, so mga bata, huwag niyong hayaan na mabuli kayo ng mga kaklase niyo, ha? Pag sinabing nabubuli kayo, o, bawa ngayong araw, inasar kayo. Kinabukasan, inaasar pa rin kayo. At araw, sunod-sunod na yung pang-aasar sa inyo. Ang tawag doon, pambubuli na. Pero pag isang beses lang naman ginawa, hindi naman yun pambubuli. Ano? So, anong kailangan nyo gawin? Anong kailangan gawin kapag ka inaasar ka ng kaklase nyo? O, huwag makipag-away. Okay? Huwag makipag-away. Sabihin agad kay teacher ang inyong nararanasan o ang mga ginagawa sa inyong mga klase. Tandaan, huwag ililihim, okay? So, sasabihin agad kay teacher para si teacher ang gagawa ng paraan para mapagsabihan ang mga kaklase o sino man, kahit hindi kaklase, halimbawa nasa ibang grade, na umaaway sa inyo. Huwag hahayaan na kayo ay maasar nila o kaya ay kayo ay pintasan nila kasi lahat tayo ay nilikha ng Diyos na magaganda at gwapo. Yun nga lang, 'di ba, may iba't iba tayong kulay, may iba't ibang korte ng ilong, mga mata at bibig, pero lahat tayo ay nilikhang espesyal ng ating Panginoon kahit may nunal ka pa sa mukha mo.
Okay? Ayun, hindi pwede. Oh. Sabi ni Angel Diaz, palagi daw ako binubuli. Oh. Anak, dapat hindi mo hayaan na ikaw ay binubuli. Kailangan sabihin agad kay teacher. Okay, ang inyong kalagayan. Kasi hindi tama na tayo ay minamaliit o binubuli ng ating kaklase. Kasi isa yan sa makakahadlang para hindi kayo makapag-aral ng mabuti. Okay, pagka may gumagawa sa inyo ng ganun, sabihin agad kay teacher at saka kakausapin yung magulang noong kaklase nyo na binubuli kayo o inaasar kayo. Okay ba yan, mga bata? Okay? So sa lahat ng mga may taling, si Tutor Jane din may mga taling sa mukha, kaso hindi naman ganun kalalaki. Pero proud si Tutor Jane, okay, na humarap sa inyo, di ba? Humarap sa inyo kasi lahat tayo may ganda, okay, sa ating mga mukha at ating kahit na hindi na maganda mo gusto yung kort ng katawan mo, kahit napakapayat mo, di ba? Lahat tayo ay nilikha ng Diyos na special. Lalo ka na, di ba? Napakaganda mo at napakagwapo mo. Kasi nga, mahal ka ni Lord. Ikaw ay dapat hindi hinahayaan, hindi mo hinahayaan na ikaw ay mabuli. Kaya nga, di ba, ang nanay at tatay mo, tuwang-tuwa nung pinanganak ka, di ba? Kaya nga, ang nanay at tatay mo ay, ano, tuwing birthday mo o kaya kapag ka, meron kang may special, di ba, ginagawa talaga nilang special kasi po, mahal ka ni nanay at tatay. O kaya sabi ng iba, oh, hug daw, hug! Hug Teacher Jane. O yan, hug kayo ni Tutor Jane, kunwari. Ayan. O masarap si Tutor Jane. Hug kasi malambot. O hug kayo ni Tutor Jane sa lahat ng naasar dati at saka lahat ng nabully. O okay lang yan. Sabihin nyo na lang kay teacher at saka kay mami. Okay? At huwag makikipag-away mga anak. Okay? O hug-hug si Tutor Jane. Hug-hug! Ayan. Love na love ni Tutor Jane ang mga batang katulad nyo. Kaya, sa mga kaklase nyo din, o syempre kayo din, huwag makikipag-asaran o huwag nyo aasarin yung mga klase nyo kasi, di ba, dapat ginagawa nyo din yung ayaw, ginagawa nyo yung gusto nyo gawin din sa inyo. O kapag inasar ba kayo, gusto nyo asarin din kayo? Di ba, hindi? O kaya dapat nyo gawin, huwag gagawin ang mga ayaw gawin sa inyo. Okay? Kung ayaw nyo maasar o ayaw mabuli, huwag din gagawin sa ibang tao kasi masama yun. Okay? Ang unang nagagalit, si Lord. No? Mga bata? Okay? Naunawaan nyo ba ang ating kwento ngayon? So sa mga teacher po na nandito ngayon, na nanonood, kung gusto nyo pong makakuha ng kopya nitong ating slides, so pwede nyo pong, may mga tanong pa nga pala tayo, pero time na tayo mga bata. So susunod na natin ito sagutin, yung mga tanong ha? Okay ba yon? Kasi sigurado ako, punong-puno na rin naman ang inyong kaisipan. O mga mami, mga teacher po na nandito ngayon nanood, kung gusto nyo po na makakuha ng copy ng ating slide na yon, pwede nyo pong i-follow ako sa aking Facebook page. Okay? Na Teacher Jane. Saka meron din po tayong YouTube channel na pwede nyo pong i-follow din si Tutor Jane doon. Para po, mabigyan ko po kayo. Mabigyan ko po kayo ng copy ng ating slide po ngayon. Okay? So maraming salamat mga bata sa inyong pagtuto at pagmamahal kay Tutor Jane. Abangan uli si Tutor Jane sa susunod na Lunes. Ganito pa rin oras. Okay? At magkita-kita tayo, pagpalaan kayong lahat ng ating Panginoon. At ito po yung ano, medyo matagal. Ito po yung ating, ayan, ito po yung ating pages po na pwede nyo pong pagsendan ng mga pictures nyo at saka video. Dito po sa aking Teacher Jane Facebook page, okay? So, meron po din tayong channel para sa ating mga educational video, okay? Thank you guys! Love, love, love! Mwah, mwah, mwah! God bless you all! Thank you!